Narito na ang best newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for best radio newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, Enero 24, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, sa atin pong sports, balita itong pagbati bumuhos matapos baagaw ng Pinoy boxer na si Mark Magsayo ang WBC featherweight title sa longest reigning title holder na si Gary Russell Jr. Bagong kampiyon naman, handang harapin daw ang sinumang magtatangkang agawin ng titulo. Ang ama naman ni Mark Magsayo, labis na bumilib sa tagumpay ng kanyang anak. Mga taga-Bohol naman, todos suporta. Sa balita sa Ibayong Dagat, itong si Pope Francis naglaan ng day of prayer naman dahil sa tensyon na nagaganap doon po sa Ukraine. Mas marami pa mga lugar naman inalerto ngayon sa Visayas at Mindanao dahil sa paglapit ng low pressure area. Ang Eastern Visayas at Caraga region maaring bahain ayon yan sa PAGASA. Samantala, itong Dinagyang Festival 2022 naging matagumpay. Ang Bombo Radio Philippines po pinuri ng Iloilo City Government sa matagumpay na Dinagyang coverage. Karagdagang balita mula sa Ibayong Dagat, ang Amerika may babala sa Russia kapag karagdagang tropa nila ang papasok o papasok sa Ukraine. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buda. At ako naman si Bombo JERALD B. ULEP. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Sports News. Bumuhos po yung pagbati dito pa rin sa ating bagong WBC featherweight champion Mark Magsayo. At handa pong harapin ng bagong kampiyon ang sinumang boksingero daw na magtatangkang kukuha sa kanyang titulo. Kasunod ito ng talunin po ng 26 years old na Tagbiliran City Bohol native ang tinaguriang long reigning title holder na si Gary Russell Jr. sa laban nila na ginanap sa Atlantic City sa New Jersey. Dahil niya sa pagiging kampiyon nito na ay wala na umanong dahilan para umatras sa magugunitang sinamantala ng Pinoy boxer ang dinaramdam na torn tendon ng American boxer noong 10th round. Wala pang tugon si Magsayo sa naging hamon ng American boxer na magkaroon sila ng rematch. Kaugnay niyan, narito pa ang pahayag ng WBC featherweight champion Mark Magsayo. Big shout out sa mga Pilipino, suporta natin dyan. Ito na ang pangarap natin sa mga Pilipino fans, Magsayo fans, mula ang pisa hanggang ngayon, champion na tayo. Ito yung pangarap natin, natupad na. Woo! Thank you. Shout out sa inyo lahat, di ko kayo masaya-isa, pero alam nyo kung sino kayo, simula ang pisa sa pampa ko, hindi pa ako kilala hanggang ngayon. Sinusuportahan nyo ako, maraming salamat. Ito na yung matagal nating pinapangarap, maging world champion. Salamat din ako mga idol sa coach ko, Coach Marvin. Simula pagdating ko sa wildcard dito, sabi ko dito ako mawawag world champion. Kasi meron ako mga matatag na mga coach, Coach Freddy, Coach Marvin, mga magagaling na coach. Kaya ginaguide nila talaga ako, pinupost nila ako sa training, every sparring training. Ito talaga yung pagpusigi ko. Ito na, champion na tayo. Hindi ko kayo ipapahiya sa laban. Palaging panalo lawit, palaging positive. Coach, no? Ano masasabi mo, coach? Bigay todo. Kahit na tinatamaan, hindi nagbabago ang determinasyon. Tamaan ako sa body shot, alam nyo yun. Dito, dalawang beses. Okay, fight, let's go! This is it! Pansin! Yan po ang WBC featherweight champion, bagong kampiyon po yan na si Mark Magsayo. Woo! Iba na po talaga ang panahon ngayon mga kabombo, ano? Matinding init na bigla ang
panakanakang pag-ulan po ay lagot kang bata ka. Mabuti na lang po at mayroon itong tinatawag na Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa po sa CM Glucan na nagmula pa po yan doon sa bansang Switzerland. Ito ay available in capsule for adults po yan. Siyempre, mayroon din po tayong syrup para sa ating mga kids. Meron ding forte variant mula rito sa amin o kahit nasaan ka pa. Magandang balita talaga itong Immunomax. Mahalagang paalala po, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo International News. Hindi maiwasan ni Santo Papa Francisco ang mabahala sa lumalalang tensyon dun sa Ukraine. Dahil dito ay nanawagan ito ng Day of Prayer sa susunod na linggo ang Santo Papa para sa ikakatahimik ng lugar. Sa kanyang Sunday Angelus Prayer sa St. Peter Square, sinabi nito na lubhang nakakabahala ang tumataas na tensyon sa Ukraine. Isasagawaan niya ang Day of Peace sa January 26. Magugunitang lalo na sa mahigit 100,000 mga sundalo ng Russia ang nakatalaga sa border nila ng Ukraine na ikinagalit ng Amerika at ilang kaalyadong bansa nito. Pakinggan natin si Santo Papa Francisco. Seguo con preoccupazione. And Pope says he is following with great concern. Un nuovo colpo alla pace in Ucraina. The new blows to peace in Ukraine with repercussions that will be felt around the world. I make an appeal to all people of goodwill that they may raise up prayers to God Almighty so that any action our political initiative may be at the service of human fraternity and of peace. And he proposes for next Wednesday a day of prayer for peace. Iyong napakinggan si Santo Papa Francisco. Sa nagdagpag mga balita sa oras na ito, ang ama ni Mark Magsayo, aba, labis na bumilib sa tagumpay ng kanyang anak at ang mga taga-Buhol naman, todo suporta. Ating alamin yan sa live report ng Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Jane, tuwang-tuwa ano ang ama ng WBC featherweight champion na si Mark Magsayo sa pagkapanalo nito kay American boxer Gary Russell Jr. via majority decision sa kanilang laban kahapon sa United States. Sinabi ng ama na si Joseph Judy Magsayo na nagaba ang ama ni Mark Magsayo na si Sir Joseph Judy Magsayo. Dire o, ito na injury siya. Rafael? Yes, sir. Sir Judy, magandang umaga po. Live tayo ngayon sa Bombo Network Nagisi, News. Nagisi, ito. Sir Judy, magandang... Sir Judy, magandang... Oh, sir. Magandang umaga. Go ahead, Bombo. Yes, sir Judy, si... Ayan, so Sir Judy, magandang umaga po. Live na po tayo dito sa Bombo Radio Philippines Nationwide Worldwide. Wapo kagama. Ayan, okay, sir. Okay, sir. Apo, Sir, kumusta po kayo ngayon? Ano po yung pakiramdam na talagang champion na yung inyo pong anak na si Mark? Sobrang masaya, sir. Sobrang masaya. Pasalamat sa Panginoon Diyos na manalo. Apo, sa ngayon po ay itong inyong anak, nakausap na po ba ninyo matapos siyang mag-campion po kahapon? Opo, sir. Sobrang saya siya. I-congrats ko siya, sir.
Apo, mayroon din po ba siyang ipinangako sa inyo pagbalik dito sa Pilipinas dahil bagong kampiyon po itong inyong anak po? Sabi sa kanya, bumili daw siya na ano, bahay kasi walang bahay dito sa ano sa Bohol, water lang. Apo, yung performance niya, ano pong masasabi niyo dito sa performance ng inyong anak po kahapon dahil talagang todo bigay ito, natapos niya yung 12 round na malakas pa rin po? Oo, oh, sabi sa kanya, heart trimming. Tatlong bisis ang araw, yung training niya. Mm-hmm. So, kontento po kayo dito sa kanyang performance? Para sa inyo, wala siyang dapat baguhin dito or kailangan pa niyang bag training ng mas maayos po, sir? Kontento na po, sir. Kasi yung dati, parang ano yung kanit-tamina niya, parang kulang pa. Ngayon, marag, kontento na po, sir. Apo, si Bombo Jane, may katanungan din. Bombo Jane, go ahead. Oo, Sir Judy, magandang umaga po muli, no? Sa pag-uwi po ng inyong anak na si Mark Magsayo dyan sa Bohol, ano po ang mga paghahanda na inyong inihanda po, sir? Hindi pa po alam, ma'am. Okay. Yung decision niya, yung anak mo, yung decision niya. Okay. Marami po ang nagsasabi, sir, na posible ang inyong anak na si Mark Magsayo ang the next Manny Pacquiao. Ano po ang inyong reaction dyan, sir? Manny Pacquiao, ma'am. Isa lang ang Manny Pacquiao. Wala na lang yung ibang Manny Pacquiao. Magsayo, Magsayo, Magsayo lang. Okay, maraming salamat po, Sir Judy, sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio at Bombo Saset. Salamat kayo, ma'am, sir. Okay po, Bombo Saset. Yes, Bombo Jeralda, ayun ano, si Sir Joseph Judy Magsayo, ang proud na ama ni Mark Magsayo, Bombo Jeralda, Bombo Jane, habang matibay naman ano ang suporta ng mga Bulanon, lalong-lalo na ang lokal na pamahalaan ng Tagbilaran City Bohol sa kanilang paisano na si Mark na nanalo laban sa American Boxer. Ibinunyag ni Barangay Buoy Kapitan Iolohiya Aying na dahil sa kawalan ng kuryente sa kanilang lugar, nanunood na lang ang lahat sa laban ni Russell Magsayo fight sa kanilang City Hall na siya ring inisiyatiba ng kanilang alkalde. Sabi ni Aying, sa bawat laban ni Magsayo sa boxing ring, very supportive din ang Buoyanon at proud na proud daw sila kay Mark Magsayo. Inilarawan ng kapitan ang Pinoy boxer na isang mabuting tao at palaging kasali sa amateur boxing sa kanilang lugar. Sa katunayan nga, Bombo Jeralda, Bombo Jane, ibinahagi pa ng opisyal na nakita niya si Magsayo na nagsasanay at nagbo-boxing sa loob ng kanilang bakuran at ang mga puno ng saging ang ginawa nitong punching bag. Wow. Samantala, tiniyak naman ni Kapitan Aying na magpaparada sila na magkakaroon ng homecoming kung babalik si Magsayo sa Bohol mula sa Estados Unidos. Sa Bombo Jeralda, Bombo Jane. Okay, maraming salamat, Bombo Zep. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Bombo Suzette Bacalso Raffles para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio! Bombo! Sa mga sandaling ito, makakasama natin itong isang presidential aspirant, si Senator Ping Lacson. Senator, magandang umaga po. Live na po tayo dito sa Bombo Radio Philippines Nationwide Worldwide. Bombo Jeralda, Bombo Jane, magandang umaga sa atin lahat. Apo, Senator, nag-umpisa na itong forum ng mga presidential bolsano. At ano po para sa inyo ang kahalaga nito para sa mga kandidato at bakit kayo maaring makalamang sa ibang mga kandidato pagdating sa aspetong ito, Senator? Hindi lamang sa mga kandidato, Jeralda. Higit sa lahat, mas importante ito sa ating mga kababayan para makita nila yung kung saan nakatayo yung mga posisyon ng ating mga kandidato sa iba't ibang mga issues. At makikita rin dito kung sino yung mayroong grasp at saka kung sino yung mas concrete yung maipapakita mga solusyon sa mga problema ng bansa.
Hindi po ba dapat iboto yung mga presidential candidates na umiiwas na mabusisi yung kanilang mga platforma katulad ng mga forum na isinasagawa at dinadaluhan po ninyo? Hindi naman. May kanya-kanyang dahilan kasi kung bakit hindi nakakadalo yung isa o dalawa o kung sino man. Ano? So iwanan pa rin natin sa ating mga kababayan, sa mga botante. Yun nga lang, kung hindi maririnig yung mga platforma, mga programa, at yung mga issues na bumabalot sa individual, personal o kaya yung official na katauhan ng mga kandidato, look out na ng kandidato yon. Pero para sa akin, importante yung mga forums, mga debate na sa ganun, mas nakikilala noong mga boboto yung kanilang mga kandidato. Isa po sa mga tumatak sa isipan ng mga nakapakinig at nakapanood ng nakaraang presidential interview po yung salitang binanggit ninyo, yung sayang para sa larawan ng Pangulong Duterte at naku naman para sa watawat po ng China. Ano po ang nais ninyong ipaabot sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon sa mga mensaheng ito po, Senator? Una-una, literato na nga ni Presidente Duterte, nagtataka ako bakit ang kailang banggitin pa Pangulo ng Pilipinas o kaya Presidente. At saka yung bandila ng China, ang sagot pa rin, bandila ng China. Sa akin, sinabi ko yung sayang kasi first, ano, tatlong bagay eh. Unang-una, yung for all his noble intentions, ano, yung pure intentions niya, at saka yung sinseridad ni Pangulong Duterte, para sugpuin ng unang-una yung laban sa illegal na droga, ano. Dapat nag-succeed kung tama yung implementasyon without the PNP having to resort to extrajudicial means. Ano? At saka ngayon, hindi na sana siya nagkakaroon ng pag-aalala na pwede siyang ma-held to court, ika nga, worse, do sa international, do sa ICC. Pangalawa, again, dahil sa kanyang immense popularity, yung kanyang overwhelming mandate, ano? Susuportahan siya ng mga tao do sa kanyang laban sa korupsyon. Kasi ito yung mga pangunahing advocacy niya eh. Pero nang along the way sa implementasyon, nakita natin na hindi lamang isa yung standard. Pagka mga kaalyado, mga kaibigan, parang iba yung treatment. So doon, pangatlo sa West Philippine Sea, sa malapit na pakikipagkaibigan niya kay Xi Jinping, ano, tsaka sa China, sana hindi nagsasuffer yung ating mga fishermen. 1,500 fishermen natin ang ayaw nang bumalik sa West Philippine Sea. At bilyong-bilyong piso nawawala sa atin sa aquatic resources, sa fishing, at saka kung ano pa mga dapat napakinabangan natin. Yung tatlong malalaking punto na yon, na advocacy niya, no? Sana nag-succeed tayo. Kaya sabi ko, sayang, kung nakapitalize lang yung kanyang overwhelming mandate, yung kanyang immense popularity sa ating mga kababayan, at saka yung kanyang magandang intensyon. Sana sa tatlong punto man lang yon, nagsasucceed na tayo. Doon ako nagsasabi na sayang yung opportunity. Apo, yung sagot naman po ninyong nako dito sa bandila po ng China po, Senator? Ang nako is bakit naman tayo ginaganito? Kaalyado naman natin, meron tayong diplomatic relations. Nako, bakit naman yung ating mga fishermen na kawawa, walang kalaban-laban, winawater cannon, tsaka niraram? Nako, bakit naman hindi tayo makapasok do sa ating exclusive economic zone? Nako, dahil nanalo tayo sa arbitral ruling, bakit hindi natin maipatupad? At isang bansa lang naman ang pinigmumulan ng mga lahat ng mga kadahilanan kung bakit umiiral yung problema sa West Philippine Sea, yung bansang China. Naku, kasi may mga paraan tayong pwede magawa tulad ng pag-i-strengthen ng mga alliances natin sa mga bansa na powerful at saka militarily strong like the United States, European Union countries, Australia, Japan, at marami pang iba. Kasi sila naman, meron din silang national interest yan kasi lahat ng foreign policy ng bawat bansa naka-anchor lang sa national interest. Sila naman, pwede natin silang ma-harness yung kanilang national interest kasi 10 to 12% ng international trade dyan tumadaan. At saka gusto nila i-exercise yung kanilang freedom of navigation. So meron silang national interest. Yun ang hindi natin nakakapitalize. Kaya tuwing makikita ko yung simbolo ng China, napapanako ako. Kasi hindi dapat nangyayari itong nangyayari sa ngayon. Okay po, itong aking partner si Bombo Jane. May katanungan din po sa inyo, Senator. Bombo Jane, go ahead. Good morning, Senator. Nabanggit morning, din Jane. Po ang kuratong baliling sa mga paksa sa nakaraang presidential interview. Hindi po ba ninyo pinagsisihan ang pagkakalipol sa kanila, Senator? Kasi napakaraming napatay ng mga inosenteng sibilyan. May napatay pa itong bagong graduate na nurse.
ng nanay niya naglabada sa loob ng panahon na siya nag-aaral. At nung siya'y makakatulong na, eh doon pa naman napatay, ang kasalanan niya lang, nandun siya sa tabi ng bangko. Nang, ito sa Santa Mesa ito, yung sa nung mangyari na harabas, pinagbababaril, ilang tellers ang napatay dito? Ilang mga depositors na wala namang kinalaman? Ilang pulis ang napatay dito? At namamayagpag. Kaya hindi namin pinagsisisihan dahil unang-una, nanlaban sila. Sa halip na sumuko sila, nung sinabing sila huminto at itaas yung kamay, ang nakita mga barrels na mga baril. E alam nga namang pabayaan na lang ng mga tropa namin na pagbababarilin sila. Siyempre in self-defense at ito naaayon sa batas, sa rule of law, yung element ng self-defense. Kailangan pagtanggol nila yung kanilang sarili. So ganun na nangyari. So wala akong pinagsisihan. Nalunod lang kami sa black propaganda dahil sa politika. Dahil si President Erap, na siyang chairman ng PACC at that time at vice president, at siguradong mananalo bilang presidente sa 1998 election, kasi nangyari ito 1994 o 1995. So pinag-initan. At ang nakita nilang pwedeng link kay Presidente Erap, ako, kasi ako yung task force sa Bagat commander noon. Apat kaming general dito eh. Si IDG director, tapos NCRPO director, si General Canson, tapos yung Highway Patrol group commander, si General Subia. Apat kaming general, pero ako yung pinag-initan dito talaga dahil gusto nilang masira si President Erap, yung dating Vice President Erap. Right. Kung kayo po ay iimbitahan ng Bombo Radio para sa mga ganyang uri ng aktibidad, senator, forum, debate, nakahanda po ba kayong dumalo? Ano ang inyong magiging kalamangan sa ibang mga presidentiable na magpapaunlak po sakaling magkaroon kami ng ganyang aktibidad? Noon sa Bombo Radio? Oo. Kasi ang Bombo Radio, napakalawak ng inyong reach, ano? Down to the grassroots, ano? Sa buong kapuluan. So talaga magpapaunlak ako. At hindi ko pwedeng sabihin, hindi ako magmamalaki na meron akong advantage. Ano? Nakaraan na yung Jessica Soho na interviews, presidential interviews. Iiwanan ko na lang sa ating mga kababayan kung sino yung lumamang, kung sino yung may mga maling sagot. Alam mo, natanungin nung ipakita sa amin yung larawan ng Malacanang, natawa lang ako doon sa... Ako lang yung sumagot ng public servant. Simbolo yun eh. Kasi sa tingin ko, yung Malacanang, ito yung seat of public service, hindi ito yung seat of power. No, dapat yung occupant nito, ang tingin niya sa sarili niya, servant. Yung mga tao, yung ating mga kababayan, may not be his masters, but definitely, he is their servant. Kasi naluklok siya sa Malacanang, huwag niyang isipin na yung inuupuan niya, upuan ng kapangyarihan, kundi upuan ng public service. Senator, kasama po sa inyong mga ipinipresenta sa presidential interview ay kung paano ninyo nasinop o naharang ang mahigit sa 300 billion pesos na bahagi ng kaba ng bayad mula sa posibleng pagkakanakaw lang. Bago po magtapos ang ating panayam, Senator, ano po ang inyong mensahe sa mga magnanakaw? Thank you, Jane. Alam mo, hindi ko akalain umabot na pala sa 300 bilyon yung natipid ng ating pamahalaan dahil sa aking pagbubusisi sa national budget. Ang sinasabi ko doon, ang message ko, yung mga pinapangako ng mga tumatakbo, ginawa ko na, maski nung chief PNP ako, lumaban ako sa corruption at ginagawa ko pa hanggang ngayon na senador ako. So ang aking mensahe sa ating mga kababayan, huwag lang tayo tumingin doon sa panglabas ng mga ginagawa ng ating mga kandidato. Maging mapanuri, maging discerning, nang sa ganun, masuri natin ano ba yung mga ginawa na, ano ba yung track record, ano ba yung competence ng mga kandidato. Kasi after all, isang araw silang hari sa polling booth. Ano? At anim na taon ang pagdurusahan at kanilang magandang magiging karanasan kung tama yung kanilang pagpili. At kung mali naman ang pagpili nila, anim na taon sila magdurusa. So yun ang aking mensahe. Yung ating mga kababayan dapat maging mapanuri na at saka hindi naman matalino kundi parang tingnan na yung kinabukasan ng ating bayan. Sa halip na yung mga panandalian na pwede sila magbigay sa kanilang ng kaligayan tulad ng halimbawa 1,000, 2,000, 5,000 piso kapalit ng kanilang boto. So dapat talaga maging mapanuri lahat tayo. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines sa Senator Ping Lacson. Thank you, Gerald and Jane, at sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Maganda umaga sa atin lahat. Samantala, nagsimula na itong automated election system or yung tinatawag na AES, ballot printing, para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kahapon po yan, Enero 23.
Ayon kay Comelec spokesperson James Jimenez, ang printing ng mga balota para sa May 9 elections ay nagsimula kahapon alas 11:27 ng tanghali sa National Printing Office o sa NPO. Unang naprinta na mga balota ay para sa Lanao del Sur. Naabot po yan sa 685,653 bilang. Nakabahagi lamang ng 2,588,193 na total number ng barmed ballots na kailangang iimprinta. Dagdag pa ni Jimenez na kumpleto na itong printing ng manwala, local absentee voting or yung LAV at overseas absentee voting ballots para sa May 9 elections. Bagugunitang Enero 20 ng unang magsimula itong printing ng mga manual ballots. Samantala naman, aminado si Justice Undersecretary Deo Marco na sa unang pagkakataon sa nakalipas na 5 taon, bigo ang mga otoridad na maaresto ang mga pumugang bilanggo sa New Bilibid Prison kamakailan. Kadalasan kasi anya, nare-recover naman ang mga tumakas na bilanggo sa loob ng 24 hours. January 17, nang tumakas ang 4 na bilanggo sa maximum security compound ng National Penitentiary kung saan 2 ang nabaril patay sa kasagsagan ng manhunt habang 2 naman ang at-large pa rin sa ngayon. Gayunman, sinabi ni Marco na nakipag-ugnayan ng Bureau of Corrections sa Philippine Coast Guard at Philippine National Police para sa deployment ng mga tracker teams para sa pagkakahuli ng mga pinaghahanap pa rin sa ngayon na pumugang bilanggo. Sa kabilang dako naman sa initial na investigasyon sa pangyayari, sinabi ni Marco na natukoy na talagang pinagplanuhan ng mga pumuga ang kanilang pagtakas. Mayroon pa nga anyang dala-dalang ammunitions at firearms ang mga tumakas na bilanggo. Kaugnay niyan, bumuo na ang Bureau of Correction ng Task Force para pag-aralan ang paglilipat ng New Bilibid Prison para masolusyunan ang siksikan po ng mga bilanggo sa National Penitentiary. Ayon po yan sa isang opisyal ng Department of Justice. Ayon kay Justice Undersecretary Deo Marco, isa sa mga tinitignan ngayon ng Bucor ay ilipat itong NBP sa isang mega prison doon po sa Nueva Ecija. Gagawing mabilis anya ang pag-uusap hinggil sa usapin na ito dahil nakipag-ugnayan na rin ang DOJ sa Malacanang patungkol pa rin dito. Sa ngayon, mayroon din anyang panukalang batas na nakabinbin sa Kongreso para sa pagtatayo ng hiwalay na jail facilities sa mga lugar na mayroong mataas na crime rate. Bagugunitang noong 2019 ang inirekomenda po ni Senator Laila De Lima ang pagtatayo ng isang mega facility sa Nueva Ecija para masolusyunan ang lumalalang congestion sa NBP. Ito ang state-of-the-art prison facility na ito ay itatayo sa loob ng magsaysay military reservation for persons deprived of liberty. Bombo Weather Update. Mas marami pang mga lugar inalerto ngayon sa Visayas at Mindanao dahil sa paglapit ng low pressure area. Ang Eastern Visayas at Caraga region maaring bahain ayon yan sa PAGASA. May karagdagang detalye si Bombo Dennis Hamito. Krusyal ang magiging lagay ng panahon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa patuloy na paglapit ng low pressure area. At ayon nga sa ulat ng PAGASA, namataan ang namumunsama ng panahon sa layong 4,045 kilometro. Yan ay sa silangan ng Surigao City dyan sa Surigao del Norte. Ang low pressure area na ito ay maliit pang tsansa na maging isang ganap na bagyo, ngunit ang extension ng naturang namumunsama ng panahon ay nagdadala na ng mga pag-ulan sa malaking parte ng Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga Region, Northern Mindanao at Davao Region. Ang mga lugar na ito ay posibleng bahain kung magpapatuloy ang mga pagbuhos ng ulan dahil nga dito sa presensya ng makapal na kaulapan. Maliban dyan ay inaasahan din na tatawid ang namumunsama ng panahon kaya mas matindi pa na mga pag-ulan ang aasahan sa pagsapit ng araw ng Martes. Dito naman sa hilagang parte ng bansa ay amihan ang umiiral na siyang maaaring magdulot din ng mga pag-ulan lalo na sa dakong hapon at gabi. Bahagya namang inaasahan na lalakas pa ang pag-iral ng amihan kaya unti-unti na namang lalamig sa ilang bahagi ng ating bansa bago pa man pumasok ang buwan ng Pebrero. February kasi ang inaasahan na huling parte o last hurrah para dito sa hanging amihan
kaya't ang malamig na hangin ay maaasahan muli dito sa malaking parte ng ating bansa, lalo na dito sa northeastern section, yung area ng Cagayan Valley at maging ang Quezon at Kabikulan ay makakaranas din ng malumigmig na hangin, habang dyan sa Mountain Province ay mas malamig ang magiging temperatura dahil yan ay mataas na parte ng ating bansa. Bombo Dennis, naranasan na ba yung pag-ulan ngayon dyan sa Mindanao region dahil sa epekto ng LPA, Bombo Dennis? Tama yan, Bombo Gerald. Nakikita natin dito sa satellite and surface data ng PAGASA na yung cloud cluster ay umaabot dyan sa naturang lugar. Although 445 kilometers away dyan sa east ng Surigao City, pero yung kanyang extension para kasing may buntot itong low pressure area na ito, kaya may mga pag-ulan ang na-experience. Kahit itong weekend, Bombo Gerald, may mga inuulan ng lugar dyan. Lalo na yung mga direct hit ng Typhoon Odette at yung mga lupa kasi dyan. Tapos yung mga punong kahoy ay nagkaputol-putol noong kasagsagan ng napakalakas na bagyo. So ang tendency, walang ganong humihigop ng tubig, ulan, kaya mas madaling bahain yung mga lugar dyan sa naturang area. At ang pag-iingat ay panawagan ng NDRRMC at ng PAGASA na rin, Bombo Jan. Oh, lastly, Bombo Dennis, LPA pa lang sa ngayon itong naturang samarang panahon. May chance na maging bagyo ba ito, Bombo Dennis? Maliit ang chance na maging ito'y ganap na bagyo. At kung sakasakali man, Bombo Gerald, ay magde-develop ito o aabot sa 45 kilometers per hour yung kanyang taglay na hangin, itatawagin itong bagyong agaton. Gayunman ay sa kasalukuyan hindi natin nakikita within the next 24 hours na ito'y magiging ganap na bagyo, lalo't 445 kilometers away na lang from the landmass. Ibig sabihin, mas konti na lang yung kanyang buwelo. Gayunman, may mga bagyo kasi na nabuo ng malapit sa lupa nitong mga nakalipas na pagkakataon at nagdulot din ng malaking epekto sa ating bansa. So hindi totally inaalis yung ganung posibilidad, pero dito sa development ay maaaring gumugol ito ng mas mahabang panahon para mag-develop pa bilang isang panibagong sama ng panahon para sa taong 2022. Kung sakasakali ito yung magiging una, Bombo Gerald, pero well, sa bahagdan na pinapakita at pamantayan ng PAGASA, maliit ang tsansa nito na maging bagyo. Pero ito'y tatawid dyan sa Mindanao at central portion ng Visayas, hanggang dun mag-exit sa may Palawan. Kaya kahit hindi maging bagyo, makakapinsala ito sa mga lugar na binabanggit natin. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, pumalo na sa 318 ang bilang ng mga lumabag sa ipinapatupad ng nationwide gang ban na ipinapatupad ng Commission on Elections sa COMELEC. Ayon pa sa PNP, nadagdag dito ang 41 gang ban violators, kung saan karamihan sa kanila ay pawang mga sibilyan. Lahat anya naman na aresto ay kanila ng sinampahan ng kaukulang kaso. Sa kasalukuyan ay mayroong 45,638 na checkpoints ang inilagay ng kapulisan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa iba pang mga balita, todo ang panawagan ngayon ng Presidential Task Force on Media Security sa mga media practitioners na huwag baliwalain kapag may natatanggap daw na banta sa buhay, lalong-lalo na galing po sa mga politiko ngayong papalapit na ang May 9 elections. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay PT Forms Executive Director Joel C. Egco, sinabi nitong tuwing sasapit hanggang matapos kasi ang halalan ay nakakatanggap sila ng mga report na may mga media practitioners na nakakaranas ng panghaharas ng mga kandidato o yung mga supporters ng mga kandidato po. Kaya naman bumuo itong PT Forms ng Media Security Vanguard na tututok sa mga mamamahayag para hindi na maulit itong pananakot sa mga mamamahayag po sa itong pananakot sa kanila ng politiko. Layo ng programang maprotektahan ang mga journalists habang isinasagawa nito ang kanilang mandato sa halalan, yung maghahatid po yan ng pinaka-latest na update sa halalan. Narito pa ang tinig ni PT Forms Executive Director Joel Egco sa panayam ng Bombo Radio. Sabihin na po natin corny or OA, no? Kung may nafe-feel kayo
na hindi kayo ligtas, isumbong nyo po sa amin. Follow your instincts. Hmm. No? That is number one. Hindi po pwedeng biruin. May text message, may chismis, may bulong na ikaw ay papatayin. Huwag nyong bibiruin yan. Seryosohin ninyo yan. Yan ang tinatawag po namin na first sign of trouble. At kung may chismis man, wala ka, hayaan nyo na po. Basta isumbong nyo sa amin, kami ang magbe-verify. Now we are well within the election season. Maingat po tayo dapat lagi. No? Alam naman natin, personalan ang politika pagdating sa ilalim, sa mga lokal. Huwag na po tayong mag-denial stage. Huwag na tayong pumunta ron. Huwag na mag-deny-deny na tayo'y walang kaaway. Hindi nyo po naiintindihan yon. No? Pag may galit sa inyo, galit po sa inyo yon. So ibig sabihin, seryosohin yung mga ganong information. Kapag kayo ay may napitek, mga kapatid sana buhay, may napitek, may na-criticize, whatever, lagi nyo pong tatandaan, meron na talagang nagagalit. Hindi man yung tao, yung pamilya niya, yung mga supporters niya, o yung kanyang mga, well, may mga, kung medyo korap yung binabanata natin, may mga nakikinabang sa kanya na maaaring magalit sa atin. Laging tatandaan, lastly, Bombo Gerald and Ever, yung prinsipyo po ng tao. Tao, T-A-O, truth, accuracy, and objectivity. Yung pong tao principle ang siyang number one nating depensa. Samantala, aminado naman si Eko na sa rehiyon ng Mindanao pa rin itong may pinakamaraming insidente ng panghaharas sa mga media practitioners. Isa mo na sa mga pinakamalagim na ditong insidente, itong Maguindanao Massacre na mahigit 30 ang namatay na mga reporters po yan, mamamahayag. Kapilang po dyan yung reporter ng Bombo Radio Philippines na si Bombo Bart Maravilla. Samantala naman, ang Department of the Interior Local Government binalaan ang mga politiko laban sa media violence. Tiniyak mananagot ang mga ito sa batas. May pag-uulat si Bombo Annalie Soberano. Binalaan ng Department of Interior and Local Government ang mga politicians at maging ang kanilang mga supporters na mananagot ang mga ito sa batas kapag napatunayang sangkot ang mga ito sa anumang uri ng violence laban sa mga miyembro ng media. Ang nasabing hakbang ay parte ng proactive measure ng gobyerno para protektahan ang mga media workers, journalists at iba pang mga media practitioners. Nais kasi masiguro ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo na sapat ang proteksyon at seguridad ang mga may sapat na seguridad at proteksyon ng mga media na magko-cover sa 2022 national and local election. Ayon kay Anyo, nagsanib puwersa ang DILG, PNP at Presidential Task Force on Media Security para bumuo ng safe and healthy spaces para sa mga media practitioners para sa nalalapit na halalan. Nasa 1,899 PNP focal persons ang makikipagtulungan sa PTFOM special agents na siyang tutugon sa mga issue na may kaugnayan sa mga media workers, lalo na sa pagbibigay ng proteksyon at pag-iimbestiga sa mga kaso. Ayon naman kay DILG spokesperson Yusek Jonathan Malaya, ang mga PNP focal persons ay magsisilbing first line of defense, ang unang makakatanggap ng impormasyon at tutugon sa mga bantang na i-report sa kanila, at sila din ang in charge sa pag-expedite sa investigasyon at resolution ng mga cases of violence, threats at intimidation laban sa mga journalist sa pakikipag-ugnayan yan sa PTFOM Special Agents. Pakinggan natin si DILG spokesperson Yusek Jonathan Malaya. Ganda po nitong inisyatibong ito. We are very supportive of this initiative as mentioned by Secretary Anyo in his keynote speech this morning. The DILG is honored to be part of this effort in fostering and facilitating the protection of the media as the fourth estate. Sabi nga po ng Supreme Court, no? The mass media in a free society upholds the democratic way of life. They provide the citizens with relevant information. So tama lamang na tayo po sa ating sa Philippine National Police at sa DILG organization should do its utmost in proactively protecting and defending the welfare of our members of the fourth estate or members of the media. Okay, so maraming salamat po muli. Good luck to our PNP PIOs who will be serving as focal persons on media security. Kayo po ang
first line of defense natin sa protection natin sa ating mga journalists. At kami po sa DILG, we wish to issue this warning against all politicians who are planning to inflict harm on the media. Through the PNP focal persons or vanguards, we will make sure that you are prosecuted and you are held accountable. Muli po. Yan si DILG spokesperson Yusek Jonathan Malaya. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Boom! Binigyang diin naman ni Presidential Aspirant Vice President Lenny Robredo ang kahalagahan na isulong ng gobyerno ang regularisasyon at kapakanan ng mga medical workers lalo na ngayong pandemya. Ayon po kay Robredo, mas maeengganyo ang mga medical workers na manatili sa Pilipinas kaysa maghanap ng trabaho sa ibang bansa para sa mas mataas na sweldo kung hindi sila saklaw ng personnel sa salary cap. Dagdag po ni Robredo, kailang matanggap ng mga frontliners ng buo at sa oras ang kanilang mga benepisyo sa ilalim ng Magna Carta for Health Workers. Ayon kay Robredo, isusulong din niya ang pagbibigay ng mas marami pang benepisyo para sa mga healthcare workers sa pamagitan po ng isang executive action tulad ng libreng regular na COVID testing, bayad na COVID sick leaves at transportation at meal allowances. Todo ngayon ang paalala ng Philippine Statistics Authority sa mga Philippine Identification System Registrant na ingatan ang registration transaction slip at panatiling confidential ang mga personal na impormasyon. Sinabi ng PSA na huwag i-post sa social media ang kanilang transaction slip para hindi malagay sa alanganin ang kanilang mga personal information na posibleng mapasok ng mga hackers o ang gamitin sa maling paraan. Ayon pa sa PSA, ang transaction slip ay naglalaman ng private information ng registrant. Malaga raw ang transaction slip para masigurong maibigay ang PhilHealth o PhilID sa tamang may-ari. Ang PhilPost lamang gumanda ng official career partner ng PSA at tatangkay nilang maibiyahin na ang PhilID sa mismong tirahan ng registrant. Nilinaw ng PSA na walang bayad o libre na ito kaya't wala nang dapat bayaran ang tatanggap ng ID. Ang mga hindi natanggap na PhilIDs ay ipapadala naman sa mga designated post office na malapit sa may-ari at pwede na itong kunin sa loob ng 30 araw. Sa pamamagitan ng PhilSys ay maiwasan na ngayon ang inefficient at mahal na physical documents, processes at credentials. Ang Republic Act 11055 o Philippine Identification System Act ay pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong August 2018 na layo makagawa ng single national ID sa lahat ng mga Filipinos at resident aliens. Pwedeng gamitin ang national ID na valid proof of identity para yan sa mga public at private transactions, enrollment sa paralan at ang pagbubukas ng mga bank accounts. Mas mapapabilis na rin ang transactions sa gobyerno dahil iisang ID na lamang ang ipipresenta kapag makikipag-transaksyon. Samantala, nakatakdang isagawa itong turnover ceremony ng unang batch ng military assistance mula sa Chinese government na 1 billion pesos sa buwan po ng Pebrero. Ang unang batch ay nakakahalaga ng 614 million pesos. I-deliver po yan, i-deliver noong nakaraang linggo. Sinabi ni Chinese Ambassador Wang Xilian na nakaramihan sa mga gamitang i-turnover sa susunod na buwan ay mga behikulo. Ang donasyon ay bahagi ng commitment ni Chinese President Xi Jinping noong 2019 para alalayan suportahan ng gobyerno ng Pilipinas sa counter-narcotics at counter-terrorism campaign noong 2020 nang ipangako ni Chinese State Councilor at Ministry of National Defense Wei Fenghe itong 1 billion pesos na halaga ng military donation dito sa bansa. Ubaasa si Fenghe na malaking tulong ito para mapanatili ang kaayusan sa bansa at malabanan ang terorismo at magamit din para sa humanitarian assistance at disaster response mission. Nangako naman ang China na tuloy-tuloy ang kanilang suporta sa Pilipinas sa disaster relief at recovery efforts sa tang AFP capability building. Kung maalala noong Enero 16, dumating sa bansa ang rescue at relief equipment na formal na itinurn over po sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines.
Samantala, itong Dinagyang Festival 2022 naging matagumpay ang Bombo Radio Philippines. Pinapurihan po ng Iloilo City Government sa matagumpay na Dinagyang coverage. Samantala, yung suspect sa pamamaril patay sa tatlong katao sa Masbate, tinutugis na ng mga otoridad. At sa susunod naman na linggo para sa ating business news, sa sunod-sunod na apat na linggo, mayroon pong ipatutupad na naman na big time oil price hikes. Asahan po yan bukas. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At my dozen classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag-Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Dinagyang Festival 2022 naging matagumpay. Ang Bombo Radio Philippines, pinuri naman ang Iloilo City Government sa matagumpay na Dinagyang coverage. May live report ng Bombo Radio Iloilo. Magandang umaga, Bombo Jane, Bombo Gerald. Naging makulay at matagumpay ang Digital Dinagyang 2022. Tema ng selebrasyon, ang padayon ni Iloilo upod kay Senior Santo Niño. Sa awarding ceremony, champion ang Tribo La Paz na tumanggap ng 100,000 pesos na premyo. First runner-up naman, ang Tribo Lapus na tumanggap ng 75,000 pesos. Second runner-up naman, ang Tribo Molo na tumanggap ng 50,000 pesos na premyo. Third runner-up naman, ang Tribo Haro na tumanggap ng 35,000 pesos. Nahakot rin, Bombo Jane, Bombo Gerald, mga kabombo ng Tribo La Paz ang lahat ng technical awards na kinabibilangan ng Best in Live Performance, Best in Film Performance, Best in Choreography, Best in Music, Best in Costume Design, at Best in Production Design. Tumanggap ng 10,000 pesos ang Tribo La Paz sa bawat technical awards na natanggap. Apat naman sa limang special award ang nakuha ng Tribo La Paz na kinabibilangan ng Best Choreographer, Best Musical Director, Best Production Designer, Best Costume Designer, at Best Videographer. At samantala, Best in Discipline naman ang Tribo Molo. Tumanggap naman ng 5,000 pesos na premyo ang bawat special awards. Samantala, pinasalamatan naman ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang Bombo Radio Philippines at Star FM sa matagumpay na coverage ng Digital Dinagyang 2022. Pinasalamatan rin ng alkalde ang chairman ng Florete Group of Companies na si Dr. Rogelio Florete na member of the board ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated o IFFFI na pag-alaman ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated ang siyang punong abala sa Digital Dinagyang 2022. Pakinggan na si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Na gagalak ako sa nangyari na Digital Dinagyang 2022. Maganda ang performance. Pinakita talaga ng Ilonggo ang abilidad ng mga taga-Iloilo. Nag-congratulate ako sa lahat, especially sa mga nananalo at saka sa Iloilo Festivals Foundation na pinakita nila na andyan tayo sa pandemic, na gawa nila ang maganda na celebration na dinagyan. Pasalamat kit ko sa Bombo Radio Philippines at sa Star FM nga gin-cover ninyo live nga may mga stasyon ng Bombo Radio at Star FM. Hopefully by next year baka face-to-face na ta. Dapat nga pasalamatan ko kay Mr. Dr. Relio Florete, isa sa mga members of the board sang aton nga Iloilo Festivals Foundation Incorporated. They have continued to help out sa aton nga celebration sa mga festivals naton. Napakinggan si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, Bombo Gerald, Bombo Jane. Kumusta ngayon yung sitwasyon dyan at kailan formal na magtatapos itong Dinagyang Festival? Kagabi, Bombo Gerald, Bombo Jane, mga kabombo, nagtapos na itong
highlight ng Dinagyang Digital 2022 at yun nga itinanghan na kampiyon ang Tribulapas sa tumanggap ng 100,000 pesos. So ngayon back to normal na ang sitwasyon dito sa bahagi ng Iloilo City. Bombo Gerald, Bombo Jane. Si Bombo Jane, may katanungan din na. Bombo Jane, go ahead. Oo, Bombo Christian, curious lang ako. Yes. Yang nasa likod mo, yun ba yung tinatawag na Dinagyang Public Art? Tama, Bombo Jane, at mural ito made of mga semento ito na inuukit ng mga artists dito sa bahagi ng Iloilo City. Bombo Jane, maganda. Okay, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Chris. Sir Dean, Bombo Gerald, Bombo Jane. Live dito sa bahagi ng Iloilo City. Ito si Bombo Christian Lusada. Para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number one sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Samantala, kinansela po ng Commission on Elections First Division itong Certificate of Candidacy o COC ni Dato Alipax Mangudadato para sa pagka-gobernador ng Sultan Kudarat. O narito naghain ang petition for lack of residency laban kay Mangudadato na incumbent mayor ng Dato Abdullah Sangkitaw sa Maguindanao. Ang petition na inihain po ng isa pang gubernatorial candidate na si Sharif Akil Mangudadato. Ang petitioner ay dating beauty queen at asawa po yan ni Maguindanao 2nd District Representative Esmael Toto Mangudadato. Base sa desisyon ng COMELEC, ang record ng kaso ay ipapasa sa Law Department ng Komisyon para sa pagsasagawa ng preliminary investigation. Nilinaw din ng COMELEC na hindi pwede rito yung tinatawag na substitution dahil kinansela nga itong COC at na itong na-disqualify lamang na kandidato yung kailangan ng substitution. Nag-issue naman ng dissenting opinion si Commissioner Marlon Casquejo na miyembro ng First Division. Dahil sa desisyon ay sigurado na ang panalo ni Akil Mangudadato dahil siya lamang po sa ngayon ang tumatakbo para sa naturang posisyon. Hindi pa naman nagbigay ng statement si Mayor Mangudadato sa naturang desisyon. Ang alkalde po ay anak ni dating Maguindanao Governor Boy Mariama Sangki Mangudadato at itong Sultan Kudarat Governor Suharto Teng Mangudadato. Samantala naman, sinuportahan ng National Movement for Free Elections o NAMFREL ang naging payag ng Commission on Elections sa pagtanggi nilang nabiktima ng hacking ang database nila. Sinabi ni NAMFREL Chairman Gus Lagman na may mga nakausap siya mga opisyal ng COMELEC ukol sa nasabing aligasyon. Dagdag pa nito na matapos sa lumabas sa nasabing balita ay agad nitong tinawagan ang kakilala niya si COMELEC at dito kinumpirma na walang anumang nangyaring pagnanakaw ng kanilang database. Kahit anya ito ay na-hack, ay mayroon umano itong backup. Sa kasalukuyan ay patuloy ang kanilang pakikipag-unayan si COMELEC para sa paghahanda sa nalalapit na halalan sa buwan ng Mayo. Samantala, tunguhin natin itong mga balita sa probinsya. Yung suspect sa pamamaril patay sa tatlong katao po sa Milagros doon sa Basbate. Tinutugis na po yan ng mga otoridad. May update ang Bombo Radyo Legazpi. Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang mga suspect na nasa likod ng pamamaril sa barangay Kapakolan, Milagros, Masbate kung saan tatlong kataong namatay at limang iba pa ang nasugatan. Inalerto na ng PNP ang mga police station sa kalapit na bayan upang magsagawa ng pagpapatrolya at checkpoint sa mga maaring daanan ng mga suspect. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Police Major Rostom de la Torre, hepe ng Milagros PNP, lumabas umano sa kanilang investigasyon na nasa loob lang ng kanilang tahanan ang mga biktima nang bigla na lamang napaulanan ng bala ng mga suspect gamit ang caliber 9mm, caliber 45 pistol at caliber 5.56 rifle. Agad na binawian ng buhay sa naturang insidente sina Benji Kataga, Junel Verona at Jeda Ravine, abang sugatan naman at nagpapagaling pa sa ospital sina Juanito Kataga, Artemio Kataga, Michelle Kataga, Nino Rosero at Filomena Dison. Hindi pa rin malinaw sa ngayon kung ano ang posibleng motibo sa krimen, subalit may person of interest na umano ang PNP na posibleng nasa likod ng pamamaril sa dalawang pamilya. At agad-agad naman pong dinala ito sa Masbate Provincial Hospital for Immediate Medical Treatment. So, para sa inyong kaalaman, sir, Milagros MBS patuloy po ang pag-imbestiga si kalulutas ng incidenting niya. Ang bagay na naging payag ni Police Major Rostom de la Torre, ang hepe ng Milagros PNP. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number one radio network in the country, Basta Radyo. Bombo!
Higit 8.6 million pesos na halaga naman ng marijuana na sabat ng otoridad sa Kalingalan, Kaluang, Sulu. Ating alamin ang report ng Star FM Zamboanga. Umabot sa kabuuang 8.6 million pesos na halaga ng fully grown marijuana ang nasamsam ng operating forces ng 4th Marine Brigade kasama ang PDEA Regional Office BARMM at iba pang mga ahensya ng gobyerno sa Barangay Masjid Baile, Kalingalan, Kaluang, Sulu kahapon Enero 23, dakong alas 7:30 ng umaga. Nasa mahigit kumulang isang ektarya ng plantasyon ng marijuana ang nakita sa lokasyon. Sa kasamaang palad, hindi namataan ang mga nagtanim ng nasabing marijuana na kinilala bilang sina AKA Banban at AKA Aksan. Sa ngayon ay patuloy pa rin na iniimbestigahan ang lokasyon ng nasabing plantasyon para sa wastong disposisyon. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Danny para sa Bombo Network News at Pambansang Radyo ng Pilipinas at number one radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. Mayroon pong dalawang lalaking tutulong sana sa isang babaeng na kuryente sa Ilocos Sur patay. At maya update ng Bombo Radio Vegan. Patay ang dalawang lalaking tutulong sana sa isang babaeng na kuryente habang nagsasampa ng nilabhang damit sa Barangay Amgid, Candon City, Ilocos Sur. Nakilala man na matay na biktima na si Rolando Galilato Tabuso, 62 anyos, at si John Raymar Tufular Tabuso, 22 anyos, habang sugatan naman si Marilyn Mangayayam Tabuso, 42 anyos sa pare-parehong residente sa nasabing lugar. Ayon sa Candon City Police Station, nakatanggap sila ng report mula si Ilocos Sur District Hospital sa Salcedo ukol sa pagkakakuryente ng mga biktima, ngunit dalawa sa kanilang ang dead on arrival at ang mga ito ay si Rolando at John Raymart, habang sugatan sa leeg at dalawang kamay si Marilyn. Sa isinagawang investigasyon na pag-alaman na habang nagsasampay ng nilabhang damit si Marilyn, ay aksidente nitong nahawakan ng live wire at nakita umano ni na John Raymart at Rolando, kaya tinulungan nila ngunit na kuryente rin sila na sanhin ang kanilang pagkamatay. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Si Bombo Mylene Cabanilla nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at undisputed number 1 sa Ilocos Sur. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Mas pinalakas pa ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na ang kanyang babala laban sa gagawing pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Sinasabing isang karagdagang puwersa ng Russia ang papasok sa Ukraine kung saan ito ay magriresulta sa matinding tugon ng Amerika at mga kalyado nito. Sinabi ni Dana Bash ng State of the Union na kapag ang isang karagdagang puwersa ng Russia ay pupunta sa Ukraine sa isang agresibong paraan, ito ay mag-udyok ng isang mabilis, matindi at nagkakaisang tugon mula sa nila at mula na rin sa Europa. Bombo Business News. Sa ika-apat na sunod na linggo po, asahan ito na namang malakihang aumento sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa mga energy sources, papalo po sa 1 peso 50 centavos hanggang 1 peso at 60 centavos sa kada litro ang itataas nitong presyo po ng gasolina. Sa diesel naman, 1 peso 80 centavo hanggang 1 peso 90 centavos naman sa kada litro. Samantalang sa kerosene, mayroon din pong aumento na 1 peso 60 centavos hanggang 1 peso at 70 centavos. Ang oil price adjustment ay karaniwang inaanunsyo sa araw ng Lunes at ipinatutupad sa araw naman ng Martes. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Palitan naman po ng piso kontra sa ibang currencies. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 51 pesos 42 centavos, Singaporean dollar 38 pesos 17 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos 60 centavos, ang euro ay 58 pesos 18 centavos, habang ang Saudi Arabian riyal ay 13 pesos at 71 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperata.
merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted, may they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo JERALD ULEP para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumayin nyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Back! Pa-radio! Pa-radio!